Eto na nga, true, siyang trunay. Andito na ang ating mga bisita, mga kapatid, at mga shout-outers. Let's end January with a bang! Kasama po ang cast ng newest youth-oriented show na Zoomers. Okay, so eto na, makikihangout po sa ating ngayong gabi, Harvey, Krizza, Luke, Ralph, and Crystal. Hello! Shout-out! Kamusta naman kayo? Okay naman po. Parang pagod na. Medyo pagod na. Kaya pa ng power. So, sige. Last naman na yata ito. Have you been touring around the whole day? Yes. Okay. So, where have you been? Mga ano, saan-saan na? Mid-station hopping before na rin kayo? Before po dito, sa Binondo po kami galing. Parang nag-Binondo food girl po kami. Sarap. So, yun po, nag-vlog kami, ganun po. O, anong natikman nyo sa Binondo food crawl? Which did you like best nung mga kinain ninyo? Anong ang name? Dumpling? Ano yung tanghulo? Tanghulo. Yung strawberry po na parang nakabalot siya sa sugar. Na malamig. Pork dumplings. Tapos pinapakita sa inyo kung paano ginagawa. It's a small store. Yes, somewhere tucked sa inside. Eskinita. Yes, o, di ba? What else? Ano pang na-experience ninyo? Fried chopaw ba? Fried chopaw. Tubo juice. First time lang po namin mag-try. Lalo na pag malamig. Opo. Pero yung tubo itself, like the yung sugarcane itself, you've already eaten? Yes, before. Medyo parang dental process eh, di ba? Puputi-ipin mo doon after, di ba? O what else? Ano pa ang ano? Yung fried chopaw. So uulit pa ba tayo kahit sira yung mga jetta natin, di ba? Ang sarap talaga na mag-food ano, crawl sa Binondo. Nag-take out kayo? Hindi po. Kasi po, okay na po, tapos na po. Hindi naman ako naisip. Charot. Naka-budget po kasi kami. Oh, may challenge. May challenge. Michael, ba't mo sila binigyan ng pambili? Kung talagang Michael ka, oh, nag-challenge kayo. Yes, kasi ko naman mapapanood yan. Kung nag-vlog kayo, so may edit-edit pa ba yan? And when can you watch it? Lalabas po yan sa ABS-CBN YouTube channel. As of now, hindi pa po namin alam kailan, pero abangan po nila. Sometime soon. Oh, kasi ano eh, malapit na rin ang Chinese New Year. So, siguro isa yan sa mga Chinese New Year episode, no? Yes. Okay. Speaking of episodes, kamusta naman ang Zoomers and your experience working with each other? Nakakapagod po sila kasama. Oh, alam mo, dama kita. Kasi kanina, 1, 2, 3, 4, dalalalalalala. Tapos sabi lang, sabi ko, quiet lang! Diba? So ano, kamusta nga yung experience? Bukos na nakakapagod? But I'm sure na happy pagod naman siguro to, no? Hindi, syempre masaya naman. Mm-hmm. Kasi as we've started working together, mas nagkasama po kami, ganun. Uh-huh. We got closer naman. So mas lumakas lang chemistry namin, ganun. Yeah. Kahit sa taping po, nagkukulitan lang kami, nagja-jamming, kaya... Pero when it comes to on-set na talaga, dun, seryoso na po talaga. Work mode. Action na. Pero sa tunay na buhay, sinong pinaka-seryoso sa inyong lahat? Actually, ako yun, di ba? Si Luis. Si Luis na wala dito. Dino po siya. Dino po yung character niya sa Zoomers. Siya po yung parang talagang mas more on tahimik lang, introverted, seryoso siya makipag-usap, ganun. Yun po, sobrang bait din niya. And ngayon, anong dapat abangan ng mga nanonood ng Zoomers? Crystal. There's 3 episodes na lang po. Mm-hmm. And from yesterday's episode, dun po nangyari yung parang I can't. So from yesterday's episode hanggang 10 po, I think panoorin niyo na lang po kasi doon po malaman kung ano yung totoong
ng story behind the aspa. Nangyari kagahapon po na episode. Yung plot twist. Apo. Oh, may ganon. So pagkatapos ng Lin lang, dapat talaga subaybayan. Yes, 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 exactly. Kami rin ba malilin lang sa Zoomers kapag kumapit kami sa ano sa after, last, after Can't Buy Me Love. Can't Buy Me Love. After Can't Buy Me Love. That's like around 10? 10:15 p.m. Oh, diba? Alam pa ni tita yung schedule. Okay. So lahat ba tayo merong mga showbiz backgrounds? Kwentuhan nyo naman kami before you started with Zoomers. Ito ba para sa inyo yung una ninyong project? Para sa amin pong dalawa ni Crystal, first project. Ayabis Harvey, nag-Going Bulilit ka na. Yes, yes. Nagsimula po ako dun sa Going Bulilit. And Chris, PBB. From PBB po ako nag-start. And then, parang nagtuloy-tuloy na po yun. Kadena ng Ginto, mm-hmm. He's Into Her, mm-hmm. One Little Love, ganun. Mm-hmm. Nagtuloy-tuloy na po siya from there. Mm-hmm. Okay, and? Ako po nag-start po ako sa The Voice Kids. Yes, then, oo nga. Sa Team Yay po. Mm-hmm. Tapos mga teleserye na po. And then kayo paglaban mo. Ayaw mo na kwenta? O mas nahiyang ka na ba with acting? Kumakanta pa rin naman po hanggang ngayon, pero mas, kung sa career po, mas nabigyan po ko ng opportunity sa pag-acting po. Pero kumakanta pa rin po hanggang ngayon. Parang may plot twist din, no? Sa'yo. pero, ano naman siya? How, what do you call this? So, is it like a shift or you also like acting naman? Nung una po, syempre hindi pa po ako na-introduce sa acting kasi sobrang bata ko po, nung 10 years old pa lang po ako. So, medyo nanibago po ako sa setup. Pero habang tumatagal po, tumatanda, nagugustuhan ko po hanggang ngayon. Mm-hmm. Medyo mahaba pa ang mga journey ninyo. Okay. But let's look back dun sa beginning. Lahat kayo sure. Ay nag-audition yes. for yes, this? Apo. Sige, kwentuhan mo naman ako. Ayan, kwentuhan nyo naman ako kung paano nagsimula yung audition. Well, nung nag-audition po kami, basically nag-start po yan na ilan tayo? Mga less than 20. Okay. Mga 19 po. Mga 19-20. Tapos yun po, binigay sa amin yung script. Then actually, tinanong po sa amin kung anong role yung gusto naming ma-achieve after the auditions. Tapos yun po yung script na binigay namin, yun yung dineliver namin. And then as you saw, may second day po ng auditions, doon po pumasok si Luke and Krisa with Ashton and Annalyn also. So after po noon, yun na, nagkaalaman na sinong makakuha ng mga roles, ng mga main roles, support roles. And of course, makakuha din kami ng mga criticisms from lahat po ng directors na nasa harap namin. So, masaya po. Si Director Lauren is... Well, you may know him as of Star Magic now, pero during my time, he was really noon pa man talagang Laurenti Joggi na siya. Pero ano yung pakiramdam na kinikilatis ng isang Laurenti Joggi? Nakakakaba po siya sa pressure pagka nandun na si Direk Loren sa harap niyo. Parang hindi siya biro, hindi mo siya iisipin na kalma-kalma ka lang. Okay. So, mape-pressure ka talaga and definitely macha-challenge ka. Kasi, of course, gusto mo po siya ma-impress or gusto mo siya matuwa sa performance na ipapakita mo. Mm-hmm. Pero sobrang bait po ni Drake. Yeah. Like, he has, meron lang siyang aura na, syempre, pag trabaho na or pag ginagawa mo na eksena, talagang aaralin ka niya talaga as an actor. Mm-hmm. Pero, pag tapos na yun lahat, makipagbiruan siya with you, ganun, comfortable naman. So, very light naman po siya kasama. It's just that may mga moments lang talaga na pag-work na, work na talaga. Oh, work na talaga. After getting the roles, no, after ninyong makuha yon, nagkaroon pa ba ng konting workshop kayo as a group before kayo sumabak sa taping o dire-diretso na siya? Meron yung StoryCon. Bali, nag-StoryCon po muna kami. Then, after po namin mag-StoryCon, nakapag-script reading po kami. Mm-hmm. Nabasa po namin yung mga scripts. And after po namin mag-script reading, meron po kaming ginawang workshop for Zoomers po. Mm-hmm. Like, one-day workshop po. Mm-hmm. Na kahit pa paano po, nakapag- bigay po sa amin. Kumbaga, nakapag-prep kami for the Zoomers po, na taping. Pero aside po dun, parang hindi siya super workshop, pero para lang ma-strengthen po kami as a group and para mas maging makilala namin yung isa't isa, mabuild yung chemistry namin together.
nag-hangout rin po kami ng walang camera, off-cam, like lumabas po kami sa bahay lang ni Harvey, dinner, ganyan, so nagkwentuhan po kami. So yun po yung nakatulong para mas maging close po talaga kami and prepare for the show. Mm-hmm. Kasi nga, I was about to ask kung gaano kayo katagal before you guys gelled together. Kasi, syempre, kapag ka-serye, you have to... Well, mas maganda nga if you don't act it out kung talagang natural, di ba? Talagang magkakasundo kayo, hindi ba? What was your most unforgettable experience during taping? Sige, go muna, Ralph. Meron ba? I'm sure meron. Meron po talaga. Kasi nung first day po talaga, syempre, kabado po. Tapos, yung binigay po sa akin na scenes for the later end of the day. As in, dulong-dulo na po talaga, heavy scene. So many emotions, sobrang lungkot, borderline na sobrang mental breakdown yung kailangan kong i-portray. First day pa lang. First day po. First day ever na taping ko. Yun na po ako. Yun na po yun na yung sinaba ko. Pero thankfully with the help of sila, Direct Chad directed na parang na I was able to pull through. Paano yung sinabi nilang motivation or paano kanila dinala sa place na yon na talagang mental breakdown capacity na sobrang lugmok yung nararamdaman mo? Ano yung sinabi nila sa iyo as motivation? Well, unang-una po, don't overthink it. Mm-hmm. Kasi if you overthink your emotions, halatang pilit eh. Mm-hmm. Tapos yun po, sinabi ko naman po sa kanila yung bubog ko na ginagamit ko during that scene. Tapos they just kept building up on that. Na parang sila na po yung kumakausap sa akin in the point of view ng bubog ko. So yun po talaga, hearing those words sa sinasabi nila, yun talaga, nag-crash po talaga ako. And hopefully, maganda po yung kinalabasan ng scene na yun. So hindi pa pala napapanood? Hindi po. Oh. Hindi pa. Ngayon gabi yun, diba? Tonight po yun. Alam nyo na ha, mamaya 10:15 ha? Yes. Oh. Yes. Oh, next. Who's next? Me. Ako? Sige, go. Crystal. Siguro po for me, yung kissing scene namin po ni Kay. Kasi, syempre first series ko pa. And it was okay naman kasi I was comfortable with her. Tapos friends naman kami. So, we was able to do it. And super masaya po kami sa results. And sa mga feedback po namin, sa mga fans namin, yung 2Ks and K-Style po. Mm-hmm. Yeah. Mamaya may tatanong ako dyan sa mga feedbacks na yan, but wait, ayan, Harvey. Siguro, unforgettable. Siguro yung mga eksena namin as the Zoomers group talaga. Ramdam ko kasi na as the taping days went on, parang mas nagiging comfortable kami sa isa't isa. Mas nagiging natural yung chemistry namin. Tsaka mas madaling makipagguluhan with these people kasi syempre pag barkada may kulitan, di ba? May asaran, ganun. So nung dating ng last taping day, ramdam ko talaga na okay, mas madali na ngayon kasi mas comfortable na talaga kami sa isa't isa. Yeah. Ako po ang pinaka memorable sa Zoomers na taping ay alas lahat naman ng sinuot po namin, talagang, kumbaga, sabi ko nga po sa sarili ko, ito lang po yung project na papanoorin ko na nandun ako. Kasi po parang sa mga previous projects ko po, parang hindi ko po pinapanood yung sarili ko. Sabi ko, ito lang yung papanoorin ko. Kasi parang ang napaka-interesting nga po nung Zoomers. Pero kung memorable, siguro off-cam na lang. Yung off-cam po namin mga ginagawa ng kami mga cast, nagbabanding lang po kami. Parang hindi niyo po mararamdaman na nagtatrabaho kami. Tapos, nag-enjoy lang po kami, nag-jamming lang kami, ganyan, nagkakwentuhan, di ba? Kahit anong oras na. So, yun po yung pinaka, kasi parang nakakatulong po siya. Kasi syempre dahil pagod ka physically, parang kailangan mo ng ganun para lang kahit papaano mabuwasan yung pagod mo. So, saka gumaan. Gumaan. Yan, so, parang nakahanap na rin kayo ng barkada sa trabaho. Yes, oo, di ba? Okay, speaking of feedback, how does it feel na positive yung feedback sa Zoomers? Ay, sino pa ako? Anybody. Anybody, sige. Go. Ano mo, at first, super nakabahan ako kasi
from the auditions po, marami po nagsabi na I need to work on my acting skills tsaka yung Tagalog. Pero when they watched the Zoomers na yung series, they said, ah, nag-improve talaga siya. So I was very relieved na nakita po nila na I improved my acting, tapos yung speech ko po. And especially from yung Girls Love po namin ni Kay, sobrang po na naka-relate sa story ni Tanya at tsaka ni Faye po. Kasi marami po nagsabi na, ah, nakaganito ako, like, yung situation na yan. I lost my Tanya. Tapos, parang nakatuwa talaga kasi I was able to portray a character na sobrang naka-relate sa mga tao, and they also love yung characters namin, si Tanya tsaka si Faye po. Mm-hmm. Sa akin sobrang overwhelming, and hindi ko talaga in-expect na magiging ganun kalaki yung feedback ng mga tao, kasi yun nga po, originally dapat po talaga sa YouTube lang talaga siya ipapalabas, but then naging prime time pa po siya. So dun pa lang po, very very thankful na kami na yun yung nangyari, na naging free TV pala siya. So nung napapanood na po siya ng mga tao, and then nakikita na po namin yung mga edits nila sa social media, yung feedback nila, yung lagi nilang pagpapatrend, we're just super super thankful lang po na na-appreciate po nila kung ano po yung ginawa namin, and nakita naman po nila na kung ano yung potential namin, and parang na acknowledge nila yung talent po namin. So yun po. Nung nakita ko po yung feedback po sa amin ng mga tao po, ng mga nanonood ng Zoomers, sobra po ako natuwa, and sobra po kung nakakatama ng puso, diba? Kasi hindi po namin kasi crazy. nakaka-overwhelm po. Kasi siyempre nung nagtitaping pa lang po kami, yan po yung mga tanong na tinatanong po namin si Satisa. Mga what ifs nyo. Mga what ifs namin. What if parang hindi siya magustuhan ng mga tao. Tapos bigla na lang siyang, wow, parang grabe. Grabe po yung nakikita namin sa social media, kung paano po nila kami kino-compliment. So nakakatuwa po talaga. And kaya po mas lalo po kaming ginaganahan na mas magalingan po at mas pakita po sa kanila na interesting po talaga yung show, if ever. And so, yun lang po. May surreal feeling ba? Mm-hmm. Opo. The feeling is surreal. Yes. Pero nakakatakot rin po kasi it's like every episode meron kaming, kumbaga we need to deliver. The next episode should be better than the last. Yes. Kasi kung hindi, kung magpipivot yan pababa, edi we lose the viewers, we lose the interest. Pero so far, ang ganda naman ng reception ng mga tao sa show namin eh. Nagugustuhan talaga nila, ang dami nilang napupulot sa characters and sa arcs ng characters namin. So, yeah. Ralph. Nakakatuwa din po, tsaka nakaka-enganyo na mabasa yung mga comments sa Twitter lalo na. Kasi minsan, hindi mo na in-expect, sobrang nabasa na nila yung buong scene. And mape-predict na din nila yung mangyayari sa next episode. Parang there was one tweet I read. Parang they checked every single facial expression of all of us Zoomers in the confrontation scene last night, and they said everything was on point. Kaya sobrang saya po talaga na parang nababasa nila and nakikita nila sa mga mukha namin yung gustong pakita ng eksena. So it's really fun. Teka, tingnan natin yung mga comments. Baka mamaya may nami-miss out tayo. Pero habang nagsascan ako, no, dito sa comments natin sa FB Live, ano yung ilook forward natin sa last three episodes ng Zoomers? Gulo. Gulo. Away, confrontation. Siguro, kailangan na rin nila i-look forward kung paano ba magkakaroon ng closure yung isa't isang mission character namin. Kasi hindi ko pa ito nasabi ever. Yung bukod sa as a friends or as a group namin, kung paano mabibigyan ng closure yung character ko, yung character ni Jigs, kung paano siya mag-end up, kung paano ba namin aayusin yung mga sarili namin, kung paano ba siya, paano ba kami mag-move forward right after ng problems, mga kinaharap namin individually and as a group. Mm-hmm. Mm-hmm. So yun. Okay.
Ha. Sana may season 2. Sana po talaga. Pero habang wala pa yung season 2, ano yung mga expect naman namin sa inyo? Mga individual projects or probably yun, katulad ng ginawa niyong food crawl, 'di ba? Mm. Kasi baka mamaya though wala pa yung habang inaabangan natin, 'di ba? Ang season 2 or kung magkakaroon nga ng season 2, baka kasi 'di ba sa online magkakasama pa rin kayo. Ano yung i-expect pa ng mga ano ng mga fans, ng mga followers ninyo? Si Kate Jasmine Lilibet. Wait, hold on. Kate Jasmine Lilibet Alfred. Wow. Kilala ko to. Mami ko po yan. Love, Luke, and all cast. Hi, tita. Mami ko po. Hindi ko kasi edad ko lang yung nanay mo. Nakimami naman doon. Ayan. So, ayan, nag-hello sa'yo. Okay. So, ano yung ilulook forward natin? Well, syempre, mas madami pang kulitan. Yeah. Kasi kahit wala naman kami sa set, whether it's sa mga vlog, sa mga TikTok, sa IG, syempre, hindi naman po namin papakawalan yung mga content na yan. Yeah. So, more to come. Mm-hmm. I'm sure you're gonna dance. Minsan na lang po kasi hindi na ako nagsumayaw ng competitive. Pero if may mga performance naman, sumasali naman ako doon. So if may future performances, sana po makita niyo po ako doon. Mm-hmm. Harvey? Meron naman project po akong individual projects coming up. Di ko lang alam kung pwede ko pa sabihin. Mm-hmm. Sige, secret. I do have, but I think pwede ko sabihin, Chris and I will have a follow-up project after Zoomers, which is Deadline. Yeah, so dun po kami magpo-focus ni Harvey. And aside that, syempre, yung social media, hindi naman po natin pwede maiwanan. Mm-hmm. So yun po, habang wala pa yung deadline, social medias, nandyan pa rin po yan. Mm-hmm. Ako rin po, habang nag-iintay rin po ng opportunity, magpo-focus rin ako sa mga social media. Yeah. Mag-vlog, ganyan. Mm-hmm. So, amangan po. Okay, bago natin i-shout out na manood sila ng last 3 episodes, baka may gusto rin kayong i-shout out muna personally, you know, like your mom is watching, 'di ba? Sino yung mga gusto niyo i-shout out before we shout out the last 3 episodes yan. Invite natin sila. Sige, ako po, gusto ko lang mag-hi sa lahat ng fans namin na nanonood tonight. Hello po. Maraming salamat. Grabe yung mga yan magmula kaganina pang umaga na live kami. Hanggang ngayon, nandito sila nanonood. So guys, we appreciate you guys so much and we love you guys so much. So, ayun. Thank you guys. Love you all. Salamat po. Okay. Oh, wala na. Yun lang. Shoutout po sa mami ulit. Okay, yes. Shoutout. Hey, mama. Paano ka sa high school media? Saka na. Saka mag-hi kayo kay Tyler. Pamangkin ko. Hi, Tyler! Hello! Naki-hi, o, diba? Okay. Oh, i-shoutout na natin. Last 3 episodes. Hindi dapat palampasin. Yes. Ayun, kapatid. Mga kapatid. Last 3 episodes na lang ng Zoomers. Actually, tonight, ano oras na? Malapit na. Isang oras na lang, dalawang episodes na lang ang Zoomers. So, sana abangan ninyo yung last 3 episodes. Maraming kaguluhan, maraming confrontation, maraming ma-discover about the characters and makikita natin kung yung sinasabi nga ni Chris ng closure. Kung paano i-resolve, tsaka yung closure ng characters. Yeah. Okay. At sana magkaroon ng season 2. 10:15 PM pala. Yes. TV5. But aside from TV5, sige, plug na natin lahat. Minsan lang yan. Ano, wala nang network alarm. Love na lahat. Ayan, 10:15 PM after Can't Buy Me Love po yan. Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, TFC, A to Z, nalalabas rin po yan sa EBS-CBN YouTube channel every after episode. So, mapapanood niyo po yan dyan. Pwede niyo po i-binge-watch lahat ng episodes ng Zoomer sa EBS-CBN YouTube channel. Diba? And sa TV5, of course. Yes. Grabe. Of course, TV5. Pag, talagang ano, ilipat niyo ng ilipat kahit saan. Dami channel yan. Diba? Pag malabo isa, doon ka sa isa. Pag malabo signal, dito ka sa isa. O, diba? Ang daming channel yan na sabay-sabay. Thank you so much, Ralph, Crystal, Harvey, V, Krizza, and Luke. Thank you so much. Thank you so much for dropping by. Shout out. Balik kayo ha. Uy, balik nyo itong mga to ha. Promise ha. Ikaw hindi ka kumandong sa akin. Kasi wala siyang upuan. Sabi ko pwede naman siya kumandong. Eh, nahiya. Anyways, thank you guys. Maraming salamat.